Hello guys, ang unit natin ay M4, model niya M16E1 airsoft gun. Long po ito, may semi-automatic at may automatic. Pero bago ang lahat, paki-subscribe naman ang channel ko. Ginobs at airsoft sight. Okay po, ito yung laman ng package natin na in-order ko. Isang 25 grams na pellets, 28 grams, tag 3,000 rounds yan siya, ang laman niya bawat silupin. Kasama yan siya sa package na in-order ko. Ayan, meron din siyang brochure. Diyan, pagpipilian kung ano yung orderin mong ano, mga unit. Klase-klase po yan siya, US po yan siya. Alloy, full metal. ang kanyang body. Okay. Ito yung model na in order ko, ayan. M16A1. Property of US government, okay? Ganyan 'yan siya. Maganda ang quality. Sa tingin ko pa lang matibay eh. Hindi ko pa nasusubok 'to ng matagalan. Tinisting ko lang ng ilang beses saka ko ito ano. Binalik ko lang siya para makita ninyo kung ano yung laman ng package. Binalik ko lang siya sa karton. Yeah, may kasamang battery. Pero dalawa yung order kong battery. May laman doon dyan ang isa. Nakakarga na. Naka-disconnect lang. Yan siya. Yan ang kabuuan niya lahat. May laman pa yan siyang ano, charger saka magazine. Okay, susubukan natin ito ngayon. Kakarga natin itong battery dito. Dito yan siya binubuksan. Pipress mo ito pabuha. Tapos buka mo ito. Buka na siya. Kulang i-freeze. Buka. Tapos buka. Tapos ito, itong white, pag nag-charge ka, itong gamitin. Itong black naman, ito yung para dito. Kukunit yan dito. Ayan. Ayan. Kunik na siya. Tapos, ito. Ito lang paglagay niyan. Ayan. Kailangan kasi may simple siya. Ayun, tapos hilahin mo ito ulit. Ayan. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na siya. Tapos kakarga tayo ng bala. Okay, ito ang ikakarga natin. Kakarga natin dito sa magasin. Ito na nga. Ibukta lang itong bala niya. Tumuha ka na na. Tapos itong magasin, bumuksan mo ito dito. Ibukasan. Oh, ayan na. Tapos sasalo mo lang. Sayang din tong nahulog, binili mo to eh. Tapos lalak mo lang ulit. Pag nalak mo na ulit, meron siyang gear dito, ito. Ikot mo lang ganun. I-load mo lang siya hanggang sa akit ng pipi. Kita niyo naman. Ayan. Ayan na yung puti. Pag meron na yan siya dyan, ayan na. Kita mo na yan siya. Okay na yan. Kakarga na natin. Basta na siya. Okay. Ready na yan siya.
medyo kasama lang ng konti dito para umakyat doon sa loob yung bala sa dalawa. Tigas na, pag matigas na, okay na. Ngayon, meron siyang adyasan. Meron siyang safety. Ayan, naka-safety. Ito yung point tayo. Ayan. Ito yung point. Safety, sini, auto. Ayan siya. Lalagyan natin sa safety. Titira natin. Titira natin. Timothy, yung sakyanin ko. Hindi nga. Yung aso lang. Ayun. Ayan. Titira natin siya. Uy! Umama sa bakal. Tayo sa ano. Ayan. Ano? Oh, ayan. Ganyan siya. Pag ngayon, i-auto natin. Pag i-auto natin, ipat mo sa auto. Pak! Ayan. Tira na natin. Auto. Dito lang sa lupa. Ayan. Tama. Galing nga. Ako may release safety mo muna kasi ayan ayan, pisilin mo lang to, parang baril talaga na tunay. Ayan, may nauulog ng mga bala yan dahil nakaload yan siya. Ngayon may laman pa ito doon, huwag lang makakumpiyansa. Itira na lang natin yung natirang laman. Ayan, wala na, empty na siya sa loob. Ngayon sisafety na natin ulit. Doon ka lang, iba ka. Mamaya. Tapos, pag nag-release ka ng ano, ito, may laman kasi ito sa loob eh. Ang spring kasi nito dito. Ngayon, may karga yan sa loob. Ayan. Buksan mo ito, buksan. Isarado mo muna, tapos ihulog mo, pisilin mo lang ito, release mo, buhok mo muna. Ayan, wala nang laman. Saka mo na ilalagay ito dito. Babalik mo na lang. Okay na to siya. Kailangan kasi matanggal mo yung bala dito. Kasi kung i-store mo siya na may bala dito, hihina yung spring. Kaya dapat tanggalin mo yung ano, yung laman ng mga pellets. Di baling nandito na siya sa loob. Ngayon nandito siya sa loob. Wag lang siya nakaload dito sa spring. May spring. Para tumagal yung spring mo. Hihina kasi ang ano, load niya pag laging may karga yung spring. Parang tunay din na baril. Dapat ini-empty yung magasin. Okay, sisilgan natin ito. Okay na. Sa susunod, i-upload ko ulit yung karagdagang video nito. Pansamantala, ito muna ang may tuturo pa. Tapos magpa-firing kami, bibidyo ko na rin. Tingnan natin kung gaano katagal ang performance niya. Sabi yung battery, ano, maabot ng 4 hours eh. Pag i-charge mo siya. Hindi rin kailangang ma-overcharge, masira ang battery. Dapat abangan mo mga 1-2 oras. May indicator naman eh. Kasi pag napabayaan mo yung battery, wala, pag nag-overcharge siya, hihina siya, madaling ma-discharge. Sige mo karga, madaling ma-discharge. Ganun. Parang battery ng cellphone. Pero malakas ang ano nito, matagal, 3 to 4 hours na sige mo gamit. Pak, pak, pak. Okay siya. Nakaka-enjoy, nasubukan ko na ito eh, pero mag-share naman ako ng mga video nito para sa, ano natin, para may pakita ko sa inyo. Okay, may side ito siya dito at dito. Ngayon nasa seating lang yan, meron naman siyang adjuster eh. Kung medyo mataas ang tira, adjustin mo dito. Kung medyo mababa, adjustin mo dito sa side kasi yan sa baril ito. Lambot lang siya, parang baril din. Huwag niyang i-baril-baril ito sa mga hayop
mga aso, mga baboy, manok. Kasi mamatay. Talagang bumabaon ito. Malakas eh, kung mga 10 meters ka lang or 15 meters or 20 meters. Tatagos ano eh, matagos yung mga mineral water, plastic niya. Matagos eh. Kaya di lalo na kung sa mga balat, sa tao o sa hayop, o sa ano. Bawal sa bata ito na ano, na mababa 18 years old si yung ano nila, anong tawag sa kanila, agresibo yun sila eh, lalo pa pag magamit yung automatic, sarap yung barit, parang totoong barit. Kaya konting ingat pag gamit nito. Okay mga guys, susunod ulit. Thank you, pakilike naman at ano, share yung airsoft site ko. Subscribe niyo po para updated kayo kung ano mang mga i-upload ko mga videos. Okay? Ingat po. Bye.